27 ng Hunyo, Sabado, sa 22 ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagdating ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanyang isang kapitan at nakiusap sa kanya, "Ginoo, nakahiga sa bahay ang aking katulong. Lumpo siya at sobra na ang paghihirap." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Paruroon ako at pagagalingin ko siya." Sumagot ang kapitan, "Hindi o karapat-dapat para tumuloy sa bahay ko. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang ranggo ko, pero pag sinabi ko sa isa sa mga kawal na nasa ilalim ko, pumaroon ka, pumaparoon siya. At sinasabi ko naman sa isa pa, pumarito ka, at pumaparito siya. At sa aking katulong, gawin mo ito, at ginagawa niya ito." Nang marinig ito ni Jesus, humanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpo ang ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabi ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisalo kina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit, at itatapon naman sa kadiliman ang mga tagapagmana ng kaharian, at doon ang iyakan at pangangalit ng mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi ka at mangyayari ang pinaniniwalaan mo." At gumaling ang katulong sa oras ding iyon. Pagpasok naman ni Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyana ni Pedro na may lagnat at nakahiga. Hinawakan niya ito sa kamay at nawala ang lagnat nito. Kaya bumangon ito at nagsimulang maglingkod sa kanya. Pagkalubog ng araw, dinala nila kay Jesus ang mga taong inaalihan ng masasamang espiritu. At sa isang salita lamang ay napalayas niya ang mga ito. Pinagaling din niya ang mga may sakit. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mag-utos ka lang. Alalahanin nating hindi isang Hudyo ang kapitan, isa siyang Hentil. Subalit gayon na lamang ang pananampalataya niya kay Jesus. Naniniwala siyang mapagagaling ni Jesus ang kanyang katulong kahit hindi niya ito mapuntahan at mahawakan. Katulad ng kitongin sa Ebanghelyo kahapon, ganap ang pagpapaubaya sa kapangyarihan ni Jesus ang ipinamalas ng kapitan. Ang sabi ng kitongin, "Kung gusto mo." Samantalang sinabi naman ng kapitan, "Mag-utos ka lang." Iyan ang ibig sabihin ng pananampalataya, ang ganap na pagpapaubaya sa nanaisin ng Diyos at kung paano niya gagawin ang ninanais niyang ito. Pagsasagawa. Paulit-ulit nating sinasabi bago tayo mangumunyon ang mga katagang namutawi sa labi ng kapitan, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako." Tunay ba ang ating pananampalataya tuwing sinasabi natin ito?